So yun guys, welcome to my vlog day 11. So guys, today is our 11th videos or 11th day ng aming pagbablog together with us or together with Abby. So guys, so mamaya samahan nyo kami ni Abby, pupunta kami sa kanyang vet. So yun guys, bago natin simulan ang ating topic regarding dun about sa aming pupunta sa vets, making sure na naka-like ka na, naka-subscribe ka na, and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa aming latest videos. A few moments later. So yun guys, good morning, and then mamaya samahan nyo kami, pupunta ako sa vets, ipapacheck up namin si Abby, kasi guys, in past 3 days, medyo nag-alala ako kasi nagdurugo yung kanyang ilong. So kailangan ko malaman kung ano ba talaga o saan nagsisimula yung pagdurugo ng kanyang ilong. And besides guys, ipapacheck na rin namin siya kasi nga yung about sa mga kanyang katikate. So kailangan namin malaman talaga kung ano yung pinagmumulan ng kanyang pagdurugo at pangangati. So guys, actually yung mga past few videos ko, yung mga videos na ako na-upload na makikita nyo yan dyan sa taas guys, yan nalabas lahat yan dyan. So mamaya guys, samahan nyo kami, alamin namin kung saan ba nagmumula yung kanyang pagdurugo na kanyang ilong o ano yung kanyang sakit. Pumunta kami ngayon ng vet kasi si Abby, dadali namin sa vet kasi papacheck up namin siya kasi dumudugo ang kanyang ilong. Hindi namin alam kung bakit. So yan, dadali namin siya sa vet. Ayan, nito siya. Kakaligo lang niya. Abby, dito kang dali eh, no? Kaya na. So malapit lang naman dito yung vet. Dito dali. Abby. Ayan. So guys, mamaya video namin siya pag nandito kami sa vet. So guys, sa vet. Ayan siya. Timbangin po siya. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Bawal ang pupinta sa rato. So, ayan po si Abby. So, yun guys. Kanina, nagpunta na kami ng vets. So, pinagbawal na kami mag-take ng video. So, kung makikita nyo, naputol yung videos namin dyan. Yun, na bawal talaga mag-video. Very restricted daw kasi yung pagkuha ng videos. So, yun guys. Sabi sa amin ng doktor or ng vets na meron daw siyang sakit sa dugo or mababa daw yung kanyang platelets. Kumbaga parang meron daw siyang tawag, kumbaga sa sakit ng aso na dengue, meron din sa tao. So yung parang ganun din, parang may tawag doon yung parang sepsis ba yun? Ganun basta. Basta yun guys, medyo nag-alala kami. Yung mababa nga daw yung kanyang platelets. So, ngayon guys, syempre, since mainit, so yun, medyo nag-aala na rin kami. So, lagi namin siya ginatabayan. Ang pinupunasan namin siya ng yelo, na may, siya yung bimpo, pinapatong namin dun sa yelo. Yun. So, lagi namin siyang pinupunasan yan. Para tulad yan, guys, nakikita nyo ba sa mga ayan siya guys, si Abby. Ayan siya. Nakita niya meron siyang pimpo kasi mainit dito sa amin. Nakita niya yan, ano lang siya. Yung bubong agad, wala siyang case sa amin. So, mainit. So, yun, ang ginagawa ko, nilalagyan namin siya ng pimpo. Pinapatungan namin siya para ma-refresh yung kanyang katawan. Para hindi siya ma-heat stroke. Kasi ang temperature ng ating mga aso is 39.2 something. So, pag medyo sumobrang na siya sa 40 to 41, medyo nakakabahala na. So, ayun guys, so bibigyan ko kayo mga tips. Ayan, yung so dapat yung tubig ng ating mga alagang aso guys. So, ayun, is puno ng yelo. Ayan. So, ayan guys, yung tubig ni Abby, punong-puno yan ng yelo. Yung
micha-micha, araw-araw, ganyan ang ginagawa namin. Nilalagyan namin ng yelo yung kanyang tubig, pinupunasan namin siya ng bimpo na malamig na may yelo para hindi siya ano, ma-heat stroke. So, yun nga, sa ngayong kaso, maraming dinadalang mga aso sa mga vets. Ang case is, yun nga, yung nagdurugo yung ilong and then nagpo na siya, nangi-heat stroke. Ang pagkakamali kasi ng mga pet owners na kagaya natin, dinadala na lang sila sa vets kapag yung talagang delicate na. Ayun, yun si Abby kasi siya. Ay, nagkukutkot siya yun kasi hindi niya talaga may iwasan. Shhh, tari. Look. So yun, ayun nga, pina-check up namin siya. Medyo may kamahalan. So umabot siguro mga 2,000 plus. Buti ka mo mabait yung vets. So yung vets niya is dyan sa malapit dito sa tabi namin. So yun guys, papakita ko sa inyo kung ano yung mga binigay sa amin na gamot regarding din sa kanyang mga pagbaba ng platelets ng dugo. Yun nga, tapos yung kanyang result. Papakita ko sa inyo kung ano yung vitamins na binigay sa kanya. So yun guys, ayun, sabi ko na sa inyo, papakita ko mamaya sa inyo yung kanya mga records. So ito guys, ito na yung bago kanyang records. And yung kanyang result about sa platelets. Yan guys. So, aside dito sa result, yung kanyang dugo is mababa. So, mababa yung platelets. So, binigyan kami ng mga gamots regarding dyan para medyo tumaas ang kanyang platelets. And guys, one thing you should know is, pwede natin sila painumin ng tawa-tawa. So, inalaga yun. Kukunin yung katas and 5 mL para sa ating mga adults once a day. Ipapainom natin sa kanya. Yun yung sabi sa amin ng vet. And then yung ayun yung kanyang ano naman, healthy naman daw siya. Ayun, tapos yung anemic siya. Ayan, so, yung diagram, medyo maganda naman. Ayan. So, guys, ito naman yung reseta. Diba? Ang gastos. Ayan. So, babalik kami sa May 19 para sa kanyang second checkup. So, guys, ito nga pala yung kanyang vitamins. Ayan. Every morning lang siya papainumin. Yun yung nirecommend sa amin ng doktor. Ayan. And then, syempre guys, hindi mawala yung mga antibiotics. Ayan. Ito yung kanyang para sa pagdurugo ng kanyang ilong. So, papainom lang namin ito pag nagdurugo na yung kanyang ilong. So, tranexamic acid. Ayan. And then, next is ito. Yan, para sa kanya. Ayan, yung mga parang pangangati. Ayan, ito. And then, stabby. Pretty happy. Then, ito. Itong maliliit. Yan. Ito. Yan. 1.5 every night. Yan, every night. So yun guys, update ko kayo ulit sa susunod pa namin ng mga videos and then gagawin namin mga vlogs and then yung regarding sa ito yung gamutan ni Abby sa kanya ayun kung nag-improve ba or may pagbabago. So yun guys, again, inuulit ko, kung hindi pa kayo updated sa aming YouTube channel, don't forget to like, subscribe and click the notification bell para lang may update sa amin ni Abby. So ayun siya. Hello! Yan, sabi. Hello ka dyan, Bebe. Yan, ito gagaling lang namin ng beds, guys. Ayan. Say hi. Hello! Ayan. Ay, kasama nila. Hello! Ayan po. So, yun, guys. Maraming salamat sa inyong mga support. Sana patuloy nyo pa kami. Support lang sa aming pag-vlog and paggawa ng mga latest video. Ayan. So guys, God bless. Keep safe. Ayan, kita-kits tayo sa aming susunod na video. Bye!